Hi! Ang topic natin today is about tennis elbow. Ito ay reply sa comment ni Mr. Fahad Faris Moody Alawi. Ang tennis elbow, or also known as lateral epicondylitis, is one of the most common overused syndromes ating elbow. Isa siyang tendinopathy injury na nag-involve sa mga muscles natin sa ating forearm. Ang pinaka-common muscle na nai-irritate sa area na yon ay ang extensor carpi radialis brevis. Isa siyang maliit na mahabang muscle na nagmumula sa ating elbow down to our wrist. Ang action niya is wrist extension. Okay? Paano natin siya nakukuha? Nakukuha natin siya sa mga repetitive motion tulad ng gripping at twisting. Hindi lang siya nakukuha ng mga tennis players. Actually, 5% lang sa mga tennis players ang nakakakuha ng tennis elbow. Siguro, tinawag lang siyang tennis elbow kasi dahil sa movement na lang ginagawa ng mga tennis players, which is yung backhand. Ano yung mga common complaints ng tennis elbow? One, meron tayong weakness sa ating kamay, panghihina. Minsan, nahirapan tayong buhatin ang mga mabibigat kahit na simpleng baso lang na may laman. Pangalawa, localize ang kanyang pain. Ibig sabihin, kaya natin i-pinpoint kung nasaan ang mismong pain site. Pangatlo, meron siyang burning sensation, especially pag napagod na siya or napagod ng ating kamay. So, ano ang advice ko sa mga may tennis elbow? Ang tennis elbow kasi, based on my experience, matagal po talaga ang healing niya. Bakit? Kasi part siya ng ating kamay. So, every time ginagamit natin ang ating kamay, nag-work ang muscle na yon. So, hindi siya nakapagpahinga. So, ang advice ko, especially sa mga tennis players na naglaro na ng tennis, gumamit tayo ng wristbands o yung tennis elbow band. Bakit? Ang kagandahan kasi, pag gumamit tayo ng mga bands, makakapagpahinga yung namamagang site. Bakit? Imagine nyo, ito yung band, nandito yung pain, okay? Ito yung muscle. Tingnan nyo, kung every time ko i-contract yung muscle ko, nakikita nyo, gumagalaw siya, di ba? Pag nilagay ko yung load dito, mapupunta yung pressure doon sa kanyang insertion or origin ng muscle. Pero pag nilagyan ko yan ng band ganon at in-extend ko yan ganyan, ang load niya mapupunta lang siya sa band. Ganon, mapupunta siya sa band. Hindi siya mapupunta sa kanyang origin. So, makakapagpahinga ang ating elbow while tinitreat natin siya. Okay? Kaya huwag po tayong magtaka kung bakit matagal mag-heal ang ating elbow pain. Kasi nga, part siya ng ating kamay. So, ano yung treatment niya? Madali lang. In 1 minute. Gawin nyo lang to everyday. I'm sure 3 days mawawala yan. Ang una natin gagawin ay hanapin natin ang trigger point sa muscle na yon. Paano siya mahahanap? Kung ito ang area ng pain, bababa lang tayo dito at least 2 inch away, tapos saka natin pisilin. Okay? Pag nahanap natin yung pain, may tender site yan. Yung may mga elbow pain, makakaramdam kayo ng tender na part. Okay? Pag nakita nyo yung tender na part, ang gagawin nyo, didiinan nyo. Didiinan nyo lang ganun. Yan, kita nyo ba? Yan, okay? Didiinan nyo, saka nyo siya i-massage horizontally. Ganun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Diinan nyo siya ng 20 times. Lagyan nyo ng pressure kasi kailangan natin i-break yung trigger points na yon kasi siya ang nagkukos ng pain. Okay? Pangalawa,
kailangan natin i-relax ang muscle after natin na-break ang trigger points. Paano? Gagamitin natin ang palm, ang base ng ating palm, para i-massage ang ating forearm from our hands to our elbow. Pag ganun. Okay? One. Two. Lagyan nyo ng pressure. Okay? Three. Para tayong nagpla-plancha. Four. Five. Six. Seven. Eight. Nine. Ten. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 times. Ang last, yung number 3, ay kailangan na natin siyang i-stretch. Okay? Paano natin i-stretch? Yung action ng muscle na yon is extension. So ngayon, kailangan natin i-stretch opposite side. Ganun. Flexion naman. Kailangan lang natin i-point ang ating fingers towards us. Hilahin natin ng ganun. Okay? And then, magbilang tayo ng 20 seconds. So, yun. Tatlo. Explain ko kung bakit. Ang first, kailangan rin durugin ang trigger points. So, kasi every time nakakaramdam ng muscle spasm, ang ating muscle, normal na nagkakaroon ng trigger points kasi siya ang nagko-communicate sa brain. Siya ang nagsesend ng mga signals sa brain para ma-alarma tayo na may something wrong doon sa ating muscles. Pangalawa, bakit natin siya kailangan i-massage in one direction? Okay? Kasi sa muscle spasm or sa muscle natin, mayroon tayong tinatawag na fascia. Ang fascia na to is para siyang plastic covering ng muscle. Siya ang nagki-keep ng form sa ating muscles. Makikita nyo to sa pag bumibili kayo ng karne, may makikita kayong parang white plastic sa labas. Yun ang fascia. Pag may muscle spasm, ang fascia is nagiging ganun siya. Nagiging ganun. Okay? Ito yung normal niya. Pag spasam-spasam, naging ganun. Okay? Kumakalat siya. So, ang ginagawa natin, minamassage natin siya. So, para lang tayong nagpa-plancha. Pa-planchain natin siya para maging straight ang ating fascia. Pangatlo, since na-break mo na yung trigger points, na-plancha mo na yung fascia, yun yung best time na i-stretch nyo siya. Kasi, ang muscle natin is flexible sila. Okay? So, kailangan nila ng flexibility. So, since warm na siya after ng massage, the best next na gagawin mo is to stretch it. Thank you for watching. Kung nakatulong po ako sa inyo, please like and share. Mag-subscribe po tayo sa aking channel. I-turn on niyo po ang ating notification bell para sa susunod na video. And don't forget to follow me on my Instagram for more updates. Maraming salamat po.